Hi, my name is Sherwin and I just want to share some knowledge about anxiety and panic disorder based on my own experience and my knowledge about psychology. So today, let's talk about bewilderment, fear, and sensitize. Base sa study ni Dr. Claire Wicks, isa po siyang general practitioner sa Australia noong 1950s, ang panic attack ay nagte-trigger sa dalawang fear. Fear 1 at fear 2. So, explain natin para mas maintindihan. Every time na nasa inaakala tayong danger or danger situation talaga, na na-alert yung amygdala. Isa siyang part ng brain na siya yung nag-a-alarm. Tapos, i-a-alarm niya ngayon si hypothalamus, na si hypothalamus naman yung magsisikret ng iba't ibang klase ng hormones papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Like adrenal glands, maglalabas siya ng adrenaline para tumibok yung puso natin maigi, ma-deliver yung oxygenated blood sa lahat ng muscle nating katawan. Para kung kailangan natin lumaban o umiwas, eh, magagawa natin agad-agad. So, kapag andun na tayo sa bodily symptoms natin, doon papasok yung fear 1. Bakit ganito? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Ang sakit ng dibdib ko, mabigat yung dibdib ko, hirap ako huminga, medyo nalalabo yung paningin ko, nahihilo ako. Yung lahat ng mga bodily symptoms na sinabi ko sa signs and symptoms last video ko, lalabas po yun. Ayun yung fear 1. Ngayon, since lumabas si fear 1, it depends kung anong magiging reaction mo doon sa fear 1 na yun. May iba na typical na, for example, di nakatulog. So, syempre, di ka nakatulog. Lalabas yung ano mo, yung mga bodily symptoms mo. Ah, wala lang akong tulog. Baka kaya masakit yung ulo ko. Ah, hindi pa ako kumakain. Kaya, baka nahihilo ko. Ayun yung mga normal na tao na hindi nakakaramdam ng anxiety. Sa kanila ganun lang. Tayo, may mga anxiety. Minsan, nagpo-proceed tayo sa fear 2. Sa fear 2 natin. Ayun, doon napapasok yung bewilderment, fear, at saka sensitize. Bewilderment is confusion, hindi pagkaalam sa nangyayari. So kapag tayo may bodily symptoms, out of nowhere, diba, sabi ko nga sa inyo, sa mga taong may anxiety, bigla na lang lumalabas yung mga bodily symptoms natin ng walang kadahilanan. So, sa mga taong may anxiety, bewilderment, malilito ka. So ngayon, malilito ka, mako-confuse ka. Bakit ba ganito yung... Yung fear 1, dadagdagan mo ng another fear. Based po to sa study ni Dr. Claire Wicks. Kaya may basehan po talaga to. So, once natabunan yung fear 1 mo, nagkaroon ka ng fear 2, pwede kang mag-trigger into panic attack. Mararamdaman mo lahat yun, tapos magpapanik ka, overwhelming fear, tapos di mo alam kung anong gagawin mo, impending doom, yun po yun. So, ayun po yung bewilderment. Next is fear. So, dahil nalito ka, confused ka, nag-iisip ka, intrusive thoughts ka. Ano yung intrusive thoughts? Yung may mga taong pinapalaki yung mga bagay-bagay. So, halimbawa, sumakit yung dito niya, hindi kaya may sakit ako, kaya nangyayari to. Hindi kaya ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So, fear 2 pa rin siya. Na fear naman ang kategory niya. So, magti-trigger pa rin ang panic attack na. So, ano yung next? Next is sensitized or highly sensitized. Ang highly sensitized is yung mga taong may anxiety kasi tulad natin. Sobrang lakas ng pakiramdam natin na to the point na pagka nilamiglang yung binti natin, parang, ala, ano to? Big deal na sa atin to. Unting tibok ng puso natin. Pakiramdam natin kung ano-ano na yung pumapasok sa isip natin, akala natin may matindi tayong sakit. Ayun yung highly sensitized. Tapos, ano pa ba? Yun, madami tayong nararamdaman sa buong katawan natin, sabay-sabay. So, pag nag-trigger yung more than four symptoms, so that's the time na tayo ay pwedeng mag-transition into panic attack. Yes. Next, paano natin mako-cope up ito? Unang-una is knowledge, proper knowledge. So, in-explain ko sa inyo to,
itong ang purpose ng video to is maintindihan nyo yung kung bakit may mga nararamdaman tayong bodily symptoms. Yes, dahil yun kay amygdala at kay hypothalamus, nagsisecrete ng mga hormones kaya nararamdaman natin yung bodily symptoms. Ayun po yung proper knowledge at explanation nun. And una is knowledge, next is acceptance. Yes, kapag properly diagnosed na tayo, wag po tayo sa self-diagnose na may anxiety tayo. Kasi nga, nagmimimik siya. So, pwedeng totoong may sakit ka, pwedeng hindi. So, much better talaga. I highly encourage you na magpa-check up muna sa espesyalista bago tayo mag-proclaim ng sa sarili natin tayo may anxiety talaga. Kasi itong management na to, gumagana to sa mga may anxiety talaga. Pero kasi kung may sakit ka talaga, totoong may sakit ka, walang mangyayari kasi kailangan mo talaga ng gamutan. So, first is knowledge, next is acceptance. Accept mo sa sarili mo na ikaw talaga ay anxiety to. Kung more than one or twice na kayo nagpa-check up, tapos normal naman lahat. So, pwedeng anxiety talaga siya. So, accept natin. Tapos, yun po yung dalawa. Tapos additional lang rin, base kay Dr. Claire Wicks, may tinatawag tayong floating technique. Yes, floating technique po. So, paano to? Ano ibig sabihin nito? Yung floating technique po is, ito yung learn to be comfortable even if you're on your bodily symptoms. So, kapag lumalabas yung mga bodily symptoms mo, accept mo may anxiety ka, maging comfortable ka. Hindi mo siya kailangan labanan. May iba kasing nagsasabi, labanan mo, labanan mo, labanan mo. Paano bang laban yung sinasabi mo? Pigilan nyo yung nararamdaman nyo. Hindi po ganun ang laban. Embrace your bodily symptoms. Tanggapin yan. Kasi normal yan sa tao. Yun nga lang tayo, sa may mga anxiety condition, lumalabas siya ng out of nowhere. So, embrace natin. Unang-una yung mga symptoms na yan, hindi yan makakasakit. Hindi ka kayang patayin yan or gawa ng mga ibang matitinding bagay. So, it's up to you kung paano ka magre-response. So, floating technique, sasabay ka. Yung reaction mo, nakaramdam ka ng masama pakiramdam mo, hayaan mo lang. Tuloy mo yung trabaho mo, tuloy mo yung ginagawa mo. Tuloy mo yung pagdadrive mo, tuloy mo yung kung anong ginagawa mo. Tuloy mo lang siya, huwag mo siyang ititigil. And, huwag ka magre-response doon saan na, what nangyayari sa akin? Huwag ganun. Kasi magka-catastrophic thoughts ka. So, dapat, alam mo kung paano uliin yung fear 1 para hindi ka na mag-proceed sa fear 2. So, kapag may bodily symptoms ka, accept mo na, ito na naman, si anxiety. Ako, sa totoo lang, ganun na ako ngayon. Dati, unting kibot. Ganyan. Gusto ko may kausap. Gusto ko may ganyan. Ngayon, natatawa na ako. Ako na mismo natatawa kasi para sa akin, parang iniisip ko parang superpower na, alam mo yun, yung ikaw lang meron, wala yung iba. Na ikaw lang nakakaramdam, ikaw lang nakakaintindi sa sarili mo. Kaya hindi nila alam. Parang ganun, matatawa ka na lang kasi ako lang meron ito . Parang si Superman, si Spiderman, may mga specific powers sila. Parang ganun, sa akin ganun yung tekniko. Tapos sinasabayan ko lang, so kung mas hirap pa uminga, tuloy ako mag-drive. Ganyan talaga Ang ganyan yung anxiety . Ganyan yung napag-aralan ko . Ganyan yung totoong nararamdaman ng mga taong may anxiety. So, sana po may naintindihan kayo sa video na to. Please continue to subscribe and like and comment down below kung nagustuhan nyo. At may natutunan kayo sa video. Sana po supportahan nyo itong YouTube channel ko. This is my 5th video. Sana po, yun, tuloy-tuloy lang tayo. Maraming salamat. Bye-bye!